Good morning, guys. Ngayon po ay I believe May 3 na po tayo. Nag-live lang po ako kasi gusto ko rin mag-share ng aking saloobin tungkol sa ginawa po ng PhilHealth na mandatory po contribution na 3% po ng salary nating mga OFW. Marami po kasing hindi na makatiis na magbigay na po ng kani-kanilang mga saloobin o nararamdaman at gustong ipahatid sa lahat. Ako po gusto kong ipahatid sa mga kapwa ko OFW. Gusto ko ring ipahatid to sa kung sino man po ang kinahukulan natin dyan po sa PhilHealth. Kasi po sa amin po bilang OFW, napakalaki po ng impact nito ng ginawa nyong ito. Marami po talagang magagalit sa inyo. Ako po nagsasalita sa inyo, hindi ko na rin po maitago na kahit pinipilit kong kalmahin yung sarili ko, siguro po nararamdaman nyo na nagagalit din ako. Ayoko man po magbigay ng masakit na salita sa inyo, pero gusto ko po malaman nyo na kami pong mga OFW ay hindi nasisiyahan. Ako po personally hindi po ako nasisiyahan sa ginawa ninyo. Yung mandatory po na PhilHealth na yan, 3% contribution, akala nyo lang po maliit yan, pero napakalaki po niyan. Napakalaking bagay po na yan nang hinihingi nyo sa amin. Ngayon, hindi nyo po siguro alam kung anong kalagayan ng mga OFW. Baka hindi nyo pa po nasubukan magtrabaho sa ibang bansa. Mga muhan dito. Ako po nasa Kuwait ngayon. Alam nyo po ba ang sitwasyon namin dito sa Kuwait ngayon? Ngayon po, isang buwan na po kami na walang pasok. Wala pong pasok, wala pong sahod. Yung PhilHealth po, wala pong nagagawa. Oo, ang PhilHealth po tutulungan ang tao pag na-hospital. Oo, hindi kami na-hospital. Pero wala kaming trabaho ngayon. Yung pa lang po problema na namin dahil sa COVID. Wala kaming sahod, wala kaming trabaho. Tapos sinabayan nyo pa po ng mandatory na yan na 3% na babayaran namin. Tapos tatakutin nyo pa kami na pag-uwi namin dyan, hindi kami makakabalik dito kung hindi namin babayaran yung contribution na yan. Hindi nyo na po tinuturing na bayani yung mga OFW. Tinatakot nyo na po kami. Parang pwersahan po yung ginagawa ninyo. Dito nagkakasakit kami. Pag nagkasakit kami, dito sa Kuwait, sa sitwasyon ko, nung last year, nasumpong ako ng allergy pag po ang nagpapalit ng klima, yung palagi kang nag-i-sneeze, yung hindi ka makatulog sa gabi dahil masakit ang ulo mo, sneeze, sipon, sa umaga, puyat na puyat ka, tapos maghapong tumutulo ang ilong mo. Alam nyo po ba yun pag nagpapalit ng klima dito? Ngayon, mauobliga kaming sumakay ng taxi sa lugar ko rito, ang layo namin. Magta-taxi ka papunta sa klinik. Pagdating sa klinik, babayad ka ng stamp. Bibigyan kanila ng gamot bago kanila i-attain, may stamp ka.
may stamp ka na kukunin sa machine, babayaran mo yun. Tapos, makakakuha ka ng gamot. Tapos, uuwi ka, pamasahe ulit. Iyon po, na hospital, o may ginawa kami sa sarili namin para maging maayos ang kalusugan. Asan po yung participation ng PhilHealth doon? Wala po. In short po dito, o saan man panig ng mundo, pag ang OFW po nagkasakit, sarili namin bulsa po ang nahihirapan. Wala pong tulong ng PhilHealth. Tapos pag umuwi kami dyan sa Pilipinas, pagbalik dito kailangan namin bayaran yung PhilHealth na yan. Kala nyo lang po ganun lang po kalit yung 3% na yan. Ngayon lang po ako nag-live sa Facebook. Ipo-post ko rin po ito sa YouTube. Kasi po gusto ko po makiisa doon sa mga kapwa ko OFW na bawat isa may hinaing, may gustong sabihin. Gusto ko pong makiparticipate doon. Kaya po ito, naglalive ako bilang participation, bilang isang OFW para iparating po sa inyo. At ini-encourage ko rin po lahat ng OFW na gumawa rin po kayo ng video gaya nito. Para po malaman po ng PhilHealth, para po malaman po ng OFW sa buong mundo kung ano po itong nangyayari, kung ano po yung gusto nyong gawin sa amin na tinuturing nyo ko nung bayani na, pero anong pong ginagawa ninyo sa amin. Meron na nga kaming problema dito dahil sa virus. 1 buwan na kaming hindi nagtatrabaho, walang sahod. Pinagtsatsagaan namin kung ano man yung maibigay ng kumpanya na pagkain dyan sa kantin. Wala pong tulong dito sa amin galing sa gobyerno. Wala po akong natatanggap. Mga kasama ko dito, wala pong natatanggap. Tapos po, tumawag po kami sa Pilipinas, ang pamilya namin, hindi po qualified daw sa DSWD. Dahil abroad daw ang asawa, abroad ang kapatid, abroad ang anak, lahat-lahat. Paano po yun? Dahil abroad kami, yung pamilya namin sa Pilipinas hindi makakatanggap galing sa DSWD. Dahil abroad kami, hindi kami qualified. Tapos dito wala kaming trabaho, wala rin tulong ang gobyerno. Nagpalakad po kayo ng ACAP form. Ilang araw lang po, tinigil nyo na rin. Ano yun, una-unahan lang? Yung makapag-fill up. Tulad ko, hindi na po ako nakapag-fill up, biglang natapos na. Yung mga nakapag-fill up na mga kasama ko sa group, saka mga kalaro ko sa basketball, nakapag-fill up, pero ano, may dumating ba? Doble-doble po ang problema namin dito, tapos pamilya namin dyan. Sabihin nyo, hindi rin pwede. 2 na po itong nagiging problema sinasabi ko sa inyo. Yung pakanan ng DSWD, taka itong PhilHealth, itong problema namin dito. Hindi ko po ginagawa pala itong video na to para i-share nyo, para sumikat ako, may mag-likes, o kumita ako, o whatsoever, hindi po. Ito po, ginawa ko lang itong video dahil gusto ko lang gawin yung participation ko as OFW. Gusto kong makiparticipate na yung nararamdaman ko sabihin po dito. Dito man lang sa Facebook masabi ko. Sa YouTube ma-upload ko. Masabi ko yung ginawa ninyo po mga taga PhilHealth. Tsaka kayo po sa DSWD. Wala, hindi ko po alam kung paano. Ayoko pong magbigay ng pangit na salita. Pero isipin nyo naman po yung ginagawa ninyo sa amin. Yun lang po ang gusto kong ipahatid. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Kaya nakikiisa po ako. At sinasabi ko rin po sa inyong lahat po. Nakapa ako OFW. Maggawa rin po kayo ng video. I-flood po natin yung Facebook. I-flood po natin yung YouTube. Ipakita po natin sa buong mundo kung ano po itong ginagawa ng PhilHealth sa ating mga OFW. Sa ganitong paraan po ang sa akin, hindi po akong bibigay ng pangit na salita. Pipigilin ko po ang sarili ko na magbitaw ng pangit na salita. Pero sa ganitong paraan ko lang po gustong ipahatid sa inyo bakit ganito po. Magtatanong ako,
nananawagan ako sa inyo, Philhealth officers, o sino man po ang may pakanan ito. At sa ating pong PSWD, ganun din po. Marami, hindi lang po ako, kami pong lahat ng mga OFW, ganyan po ang dinadanas. Malaki o maliit po ang sahod, pare-pareho po. Kami po na naandito sa ibang bansa, kung naranasan nyo lang po mag-abroad, hindi po kami nagtatai ng pera dito. Kami po nagtatrabaho dito para may ipadalang pera sa Pilipinas. May mga kasamahan po kami na hindi nagsisiuwi dahil po kailangang ipadala ang pera sa Pilipinas. May sumasahod ng malaki, may sumasahod ng maliit, pero isa po, hindi po masaya ang buhay dito. Na andito po kami sa andito po kami sa abroad, ako po sa Kuwait. Dahil wala pong maibigay ang gobyerno sa atin ng maayos na trabaho, kaya po madami pong nag-a-abroad. Dahil kung maayos po, kung may trabaho dyan, na andyan po kami sa Pilipinas. Pero nandito kami nagtitiis tapos ginagantito nyo pa po kami. Ginagawa namin ang sarili namin maging productive o maging responsableng mamamayan na hindi kami maging pabigat sa gobyerno. Na yung sarili namin, buhayin namin ang pamilya namin sa paraan na kaya namin mabuhay kami ng patas. Na hindi man kami makatulong sa gobyerno, hindi naman kami maging pabigat. Tapos tinuturing nyo kaming bayani. Bayaning ano? Ito, ginagawa nyo sa amin. Anong gusto nyong gawin namin? Umuwi kami sa Pilipinas? Mang-hold up kami dyan? Gumawa kami ng mga katarantaduhan dyan? Gusto nyo ba deal na lang kami ng drugs dyan, gumawa kami ng mga illegal na bagay dyan, hindi kami lalaban ng patas? Uuwi na lang kami mga OFW, makigulo na lang kami dyan sa inyo. Ganun ba ang gusto ng mga nasa PhilHealth? Ano ba nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Ganito na lang siguro. Yun na lang siguro. Ayoko na pong magtagal. Ayoko na pong patagalin. Pero mag-isip na po sana kayo. Maano po, baka po yung damdamin po namin mga OFW, hindi ko po masabi sa inyo. Bahala na po kayo. Basta ang sa akin lang, ganito lang po. Nakikiisa lang po ako at iniikayat ko rin kayo mga OFW. Isabihin po natin kung ano po yung nararamdaman natin. Yun lang po. Maraming salamat po.